Magandang araw po sa inyong lahat. Naandito po tayo sa San Isidro, Ibaba, Lemery kay Mrs. Julie Perez para ipakita po sa atin yung kanyang alagang 45 days of broiler na ginawaan po natin ng formulation gamit po yung ating technology. Magandang tanghali po. Ako po si Julie Perez ng San Isidro Ibaba, Lemery, Batangas na may alaga po akong manok at ginagamit po yung sa formulation ng atubi natin. Ito po yung aking ginawang mix na formulation. Maganda po siya nung ginamit ko. Bumigat po yung manok ko at naging nawala po akong stress kasi sa feeds ko napakamahal. And then nung ginamit ko po yung formulation natin, medyo nag-iba-iba po yung aking pag-aalala sa pangapakain sa kanila. Kasi kumukonsumo po ako ng isang kaban. Siguro po mga mahigit isang, kulang ko ng dalawang araw lang siguro. Pero nung gumamit po ako nitong formulation, tatlong araw. Tatlong araw at mahigit siguro yung nung gumamit po ako ng formulation natin. At malaking bagay po ito. Medyo bumigat po yung aking manok. Mabigat na po ito ngayong manok ko. Dati po ay magaan lang siya. Kasi nung gamitin ko po itong formulation ay 26. Ito, April 26. Bali ay tumatakbo po siya ng 8 days lang. Yun, nung gamitin ko po ng formulation natin. Nung una po, kasi feeds po napakamahal. Tipid po kasi po ito ka. Pero nung may formulation po, yan po ay talagang punong-puno. Ito po. Ayun, ako niyo. Ang dami panlagay. Kaya napakaganda po ng may formulation talaga. At punong-puno po yan lagi ngayon. Dati po nawawalan talaga ng patukat. Nag-iisip ako, sabi ko paano kaya. Eh, ang mahal ng patukat. So, sa tingin nyo, nakatipid kayo? Nakatipid. Sa konsumo ng pigs, yeah, pero po. Hindi naman tinipid yung manok. Yes, hindi natipid yung kanyang paglaki. Napakagaling po ng formulation na ginawa ni Ma'am Ana, ni Ma'am Luz. Napakabuti mga po. Ilang alaga niyo po, Ma'am Toto, mga nakikita natin mga si manok? Yan po dati, 162 eh. Namatay nga kasi sobrang init ngayon. Sobrang init po ngayon. Malaking tulong po talaga ang atubi kasi mainit po. Mainit po ngayon eh. Pero nung pinapakain ko po siya ng atubi, napakalaking tulong po. Yung pinaghalo-halo ko po na ingredients natin sa formulation. Crack na mais po. Ayun pong rice bran natin. Yung kung tawagin po natin ay darak. At saka po soya meal. And then copra meal, yung pong ating niyog. Kasama po ng molase. Ito po, sinagyo ko po ng molase din po yan. And then ito pong atubi natin. Ito po. Bali po yan ay limang mga sangkap na pinaghalo-halo ko po dito. Sa patuka ko po sa broiler 45 days. Mrs. Perez, doon ho nag-alaga kayo ng broiler, yung unang-una ho. Ano mga na-encounter yung mga problema sa pag-aalaga? Eh, mga ano po si punin, mga sakitin po sila at hindi po mabilis talaga lumaki. Hindi po natutuklasan yung atubi din. Mga ilang days ko inaalagaan siya? Ano po, mga 40 days din po. 40 days? Mm-hmm. Mga anong weight nakukuha niyo? Mababa lang po noon. Mababa lang? Mm-hmm. Mababa lang po ang timbang noong hindi ko pa natutuklasan yan. Mga isang, siguro mga isang kalahati lang po. Isang kilat kalahati lang sa 40 days. Mm-hmm. Tapos ang kinain naman? Nako, ang kinain po ay ano, madami pong patokano nang nagagamit ko. Until finally, so nag-isip ba kayong sumuko sa pag-alaga ng manok? Hindi po, ganito po yun. Kasi nakikinig po ako sa radio. Mm. And then natuklas, nakikinig po ako dyan. Tapos mahilig naman po ako talaga yung sumubok sa mga bagay-bagay. Kahit nga po mahal, binili ko po talaga. Mm-hmm. Narinig ko po yun. Kinuha ko po talaga yung number.
sa nagsasalita po, tinext ko po siya kasi binigyan niya ng number. And then, inirefer po ako dito kay Dr. Dennis sa Tagalipa. Doon ko po nakuha yung audible. Tapos so ngayon, nung gumamit ka. Ayun, sa full noun po, gumamit ako. So ito yung ginagamit niya mga commercial pigs, dinadagdagan niya lang sa... Dinadagdag ko lang po. Sa pakain, sa inumin. Yeah, okay. Okay. Nung natuklasan niyo na itong technology, ano naman ho ang mga na... mga mabuting nagawa niya sa inyo? Oh, wala pong amoy yung sipot. Wala pong amoy yung dumi niya. Kaya lang po yan nagkakaamoy kasi pag nabubusa ng tubig. Kasi po di mo maiwasan matapunan po ang mga manok na tutumbahan yung mga lalagyan. Yun lang po. At sinasabi ko rin po dito sa mga kapitbahay ko, gumamit kayo ng RTB. Talagang sinasabi ko rin po sa kanila, gumamit kayo ng RTB kasi malaking bagay. Dahil kahit nasa malapit, pwede kayong mag-alaga ng ano, kung wala kayong space, pwede kayong gumamit niyang ano, mag-alaga kayo ng manok. Ganyan po. Ay, mga dati naging problema nyo ho doon sa mga sakit-sakit, nakatulong ho ba yun? Ay, malaki pong bagay, nawala po ang sipon ng manok. Nagkakasipon man po eh, hindi po nagtatagal. Nakaka-recover agad. Kasi ano po yung masustansya po talaga ang atubi talaga. Doon ko natuklas. Nagpagawa po ako ng formulation. Ako, ito po maganda. Napakaganda po talaga ng formulation. Ito pong aking... pagpatuka po ng manok is isang buwan na po, 30 days. Sabi ko, ano ko ang manok ko po ay 106 na po. Ay sabi ko, ay isang kaban, ay isang araw lamang, ay 1,450 ang isang kaban. So, nag-iisip ko, paano kaya ito? Kasi ito po ay paalaga lang talaga natural sa akin. Yun nga po, ka-Facebook ko si Ma'am Luz. Bibili ako ng at, sabi ni Ma'am Luz, sige, bumili ka ng RTB dito at ano. Eh ngayon, binigay niya sa akin yung number. Sabi tanong, marami akong tanong sa formulation. Sabi, bigay kita sa nutritionist kay Ma'am Ana. Yun. Si Ma'am Ana nagbigay sa akin ng nutritionist na nga yung formulation. Bumili ako doon sa feed meal. Meron naman sila, nagbigay naman sila sa akin. Tumipid po. Tumipid po ng dalawang araw. Ng dalawang araw? Yes. At tapos, yung paglakit pagbigat niya, kamusta naman no? Mabigat po. Tuwa-tuwa po. Mukhang na-overweight nga eh. Siyam na araw lang po yun na ginamit ako ng formulation. Siyam na araw lang. Noong bago nung siyam na, nakunan niyo ba ng timbang yan? Ay naku po, wala po. Isang kilo mahigit po eh. Isang kilo mahigit? Yung po pinakamalaki, yung po namang iba kakalating kilo. Sa siyam na araw, naging ilan? Di mahigit, kaya may isang kilo mahigit lang po. And then, talaga kakalhating kilo? Bumigat to siya ng mga ilang... Abay, mahigit isang kilo. Sa siyam na araw. Oo. Abay, di, kumbaga no, panalong-panalo kayo niya. Hindi ko na itatanong kung kikita kayo niya sa harvest niya, pero ano ba... Humabol po ako kasi ang dapat po talaga ang makain niyan ay... Dahil mahigit po naman 100 niyan eh. Mahigit 105 po mahigit eh. Dapat po yun, malaki po dapat ipapatunga ko dyan kasi tumipod po talaga ng dalawang araw. Ngayon ba, panasabi natin talagang babawi kayo? Babawi. Babawi po ako. Kasi ibig sabihin ng babawi, medyo magandang kita talaga yung magandang kita. Mari, doble o triple, kaya makakabawi. Makakabawi po ako. Dahil po dito sa formulation natin. Julie, ano po yung maiiwan nating mensahe para sa ating mga kapwa mag-aalaga? Ang akin pong encouragement sa ating mga mag-aalaga ng mga hayop, pwede pong gamitin ng RTB na kahit po marami po tayo sa mga magkakapit bahay, pwede po tayong mag-alaga po ng ating mga manok or baboy na gamit po natin ng RTB kasi wala po yung amoy yung pong dumi niya. And then maginhawa po talaga pag kami RTB, hindi po masyadong sakitin ng ating mga hayop. Napakaganda po ang tangkalikin po natin ang ating produkto na ito. Pwede po natin gamitin din po siya yung mga dumi, pwede po ilagay natin sa mga halaman, pwede po siyang i-spray din po sa mga ating mga naluluin na mga halaman po para magkaroon po ng sustansya yung ating mga halaman. Tulad po ngayon sobrang init, pwede po tayong kahit ilagay po natin, idilig po natin, idilig, magiging fresh po ang ating mga halaman po. Yan po ang akin lang po i-deliver para po makatulong po sa ating mga magsasaka or mag-aalaga po ng hayop. Ma'am, pwede nating i-mention yung inyong numero para pwede kayong
tawagan or i-text para doon sa kung ano pa yung inyo pang maibibigay na payo sa ating mag-alaga. Kung pwede, kung kayo po i-inyo po sa akin ng ano, payo po or tanong po kayo sa akin, dito po ang number ko, 0926-246-2199. Julie Perez po. Maraming salamat po, Mrs. Julie Perez. Mm-hmm. At ito po ang inyong team at to be si Miss Annalisa Bachar.